Ako si Nathan, 20 years old na ako noong ako'y 4th year high school. Marami akong dahilan kung bakit ganun na ang edad ko, 4th year pa rin ako. Wala akong hilig mag-aral, magulang ko lang ang may gusto. Lagi akong laman ng opisina ng guidance counselor. Wala akong pangarap sa buhay. Barkada, tambay sa bilyaran. Nang magretiro ang teacher ko sa history na si Mrs. Diaz, bagong teacher ang pumalit sa kanya. Si Miss Kathleen, 25 years old. Unang kita ko pa lang sa kanya, nabighani agad ako. Ang ganda niya, dito na ako nagsimulang mangarap. Lalo na nang malaman ko na dalaga pa siya. Ang ganda ng mga ngiti niya. Ang boses niya na parang inaaya ako makinig sa mga itinuturo niya. Ang subject na ayaw na ayaw ko, favorite ko na ngayon. Kaya madalas mataas ang grades ko sa mga test niya. Natutuwa na ang ibang mga teacher ko sa nakikita nilang magandang pagbabago ko sa pag-aaral. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para mapansin ni Ma'am Kathleen. Natatakot naman ako na sabihin sa kanya na gusto ko siya. Baka kung ano lang din ang sabihin niya sa akin at iwasan ako. Mabait naman si Ma'am para sa akin. Hindi niya ako madalas na napagsasabihan. Hindi kagaya ng ibang mga classmates ko na makukulit. Dahil na rin siguro sa matured na ang igisip ko. Periodical test, last subject, si Ma'am Kathleen. Sinadya akong bagala ng pagsagot. Ako ang pinakahuling nagpasa ng test paper. Umuwi na lahat ng mga kaklase ko. Nakaupo lang si Ma'am sa table niya. Hinihintay niyang matapos ako. Di nagtagal, lumapit na ako sa kanya. Iabot ko ang test paper ko habang nakatingin ako sa maganda niyang mukha. Nang di ko sinasadyang mahawakan ko ang kamay niya, pakiramdam ko may kuryenteng gumapang sa mga ugat ko. Medyo namula ang mukha niya. Agad akong humingi ng sorry sa kanya. Nakita ko na naman ang maganda niyang mga ngiti. Napatulala ako sa kanya. Sabi niya, sabay na daw kami umuwi. Hindi ko akalain na pareho lang pala kami ng way ng inuuwian. Magmula noon, madalas na kami magkasabay pumasok at sabay din kami kung umuwi. Katagalan, inamin ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Pero sabi niya, saka na lang daw kapag gumraduate na ako ng high school. Okay naman sa akin, masaya ako na madalas ko siyang kasama. Kaya nagsikap ako para makagraduate. Na mga pagtapos ako, tuwang-tuwa si Ma'am Kathleen. Pero nagtaka siya nang lumipas ang dalawang buwan at di ko pa siya nililigawan. Siguro gusto na niyang itanong sa akin kung bakit. Alam ko na nahihiya siya. Instead, nagpaalam pa ako sa kanya. At nagpasalamat pa ako sa kanya dahil natutuwa ko mangarap. Umalis ako ng probinsya at nagpunta ako sa Maynila. Alam ko na nalungkot si Ma'am Kathleen at masakit din sa akin yon. Pero wala akong magagawa, kailangan kong tuparin ang mga pangarap ko. Nagpunta ako ng Maynila para mag-aral ng college. Lingid sa kaalaman ni Ma'am Kathleen,
Kinausap ako ng mga magulang niya kung sakali daw magkatuluyan kami ng anak nila, ano daw ang ipapalamon ko. Masakit pero tama naman sila. Kaya umalis ako nang walang kasiguruhang maghihintay siya sa pagbabalik ko. At kung sakali mang hindi na niya ako mahintay, may mahalaga namang nangyari sa buhay ko nang dahil sa kanya. Malaking bonus na lang kung maghintay man siya. After 4 years, nakagraduate ako ng college. At wala na rin akong balita kay Kathleen. Pinili ko na lamang na dito na magturo sa Maynila. Ito naman kasi ang kurso ko. Sa preschool ako nagturo. Gusto ko hanggat mga bata pa sila, matuto na silang mangarap. Unang araw ng pasukan, maaga akong inayos ang mga pangalan ng mga magiging estudyante ko. Pangalang Kenshin Joy ang aking napansin dahil kaapelyido niya si Ma'am Kathleen. Naalala ko tuloy siya. Napangiti ako. Excited na ako magturo. Naalala ko kasi kung paano ako natuto mangarap. Isang batang babae ang bumati at nangangitik sumalubong sa akin. Kenshin Joy nga daw ang name niya. Naitanong ko tuloy kung sino ang mga magulang niya. Mabilis na sumagot ang bata. Wala daw siyang father. Ang nanay naman daw niya ay si Kathleen ang pangalan. Bigla akong kinabahan nang banggitin niya ang apelyido. Anak siya ni Ma'am Kathleen? Hindi naman siguro. Nang biglang lumabas sa eksena si Ma'am Kathleen, hindi ako mga paniwala sa aking nakita. Sabi niya, hindi ko daw siya hinanap kaya siya na lang ang naghanap sa akin. Sinabi rin daw sa kanya ng mga magulang niya na kinausap nila ako. Kaya hinintay daw niya ako. At ang batang si Kenshin Joy, anak ito ng kapatid niya. Siya na ang nagpalaki magmula nang mamatay sa aksidente ang kapatid niya at asawa nito. Nagkausap kami ng maayos ni Kathleen. At wala akong sinayang na oras. Niyaya ko siyang magpakasal. Masayang-masaya kami pareho.